Kabanata 611. Ito ang panuntunan. Mayroong higit sa 10,000 tao sa punong tanggapan ng yin-yang at mayroong lahat ng uri ng mga tao. Kung walang rules sa napakaraming tao na pawang mga sira-sirang martial artist, sooner or later, magkakaroon ng malaking gulo. Bawat yin-yang ay may card ng pagkakakilanlan sa kanila. Kinailangan nilang mag-iwan ng bakas saan man sila magpunta. Sa hinaharap, kung may nangyari, mas madaling mag-imbestiga. Dahil mismo sa mga alituntuning ito, maraming mga taong yin-yang na may sama ng loob sa isa't isa ay hindi nang ahas na magulo sa punong tanggapan ng yin-yang at maayos ang pag-uugali. Patuloy na umalis ang mga martial artist na may itim na damit dala ang kanilang mga pinggan, hindi pinapansin si Luke Yates. Walang ganoong bagay bilang pagtulong sa isa't isa sa punong tanggapan ng yin-yang. Lahat sila ay nagsisikap na pumasok sa kaunting gulo hanggat maaari. Napatingin si Luke sa iba pang kumakain at umiinom habang siya ay nagugutom. Agad siyang sumabog at sinabing, "Bakit hindi ko ito kainin kung kaya naman ng iba? Isang isda na lang ang natitira. Wala akong pakialam. Bilasan mo ibigay mo sa akin, baka matamaan kita." Para sa isang kagat ng pagkain, ang maliit na tanga ay talagang naglakas loob na tamaan ang isang tao. Walang duda tungkol dito. Siguradong gagawin iyon ni Luke. Gayunpaman, tila nakalimutan niya na ito ang punong tanggapan ng yin-yang. Ito ay teritoryo ng ibang tao. Dumating si Luke upang mag-freeload, ngunit tiwala pa rin siya tungkol dito. Agad namang nanlamig ang mga mata ng matabang chef habang sinabing, mahigpit na ipinagbabawal ang mga pribadong away sa dining area. Kung hindi, mabigat ang parusa sa iyo. F**k ka! Bang! Dama po ang kamao ni Luke sa mukha ng matabang chef. Binigyan niya ito ng panda eye. Sa susunod na sandali, kinuha ni Luke ang plato at kinuha ang huling nilagang isda. Kumuha din siya ng 2 puting bonds at umupo sa hapagkainan para kumain. Nakakita ng mga bituin ang matabang chef at natigilan ng matagal. Siya ay lubos na natulala. Nabugbog siya. Dahil lang sa nilagang isda, binugbog siya ng walang dahilan. Tinakpan ng matabang chef ang kaliwang mata at galit na sinabi, "Nilabag mo ang pagbabawal. Huwag kang magsisi sa huli." Kaagad pagkatapos, dumating ang siyam na yin-yang na nakasuot ng itim. Naglabas sila ng malamig na aura at may mga dilaw na scarf sa kanilang mga manggas. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mga taong yin-yang na kumakain sa bulwagan. Tumayo sila at sunod-sunod na umalis, ayaw madawit. Lumapit sa matabang chef ang payat na nasa middle-aged na lalaki at nakasimangot. "Sino ang gumagawa ng gulo dito?" "Lord Yale, siya po." Wala siyang identity card, gusto pa niyang kumuha ng pagkain dito. "Sinabi ko sa kanya na hindi niya magagawa iyon, at sinaktan niya ako." Galit na galit ang matabang chef. Ang payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki, si Horace Yale, ang namamahala sa pagtiyak na walang mga problema sa silangang lugar. May karapatan siyang parusahan ang lahat ng taong yin-yang na lumabag sa mga patakaran. Galit na sabi ni Horace, "Napakaraming gulo kamakailan. Bakit kayo nag-aaway sa pagkain? Sa tingin mo hindi nakakahiya? Alisin silang lahat." "Lord Yale, inusente ako." Namutla ang mukha ng matabang chef. Kung siya ay kinuha ni Horace, siya ay pahihirapan. Tungkol sa hindi pagkakaunawaan dito. Umupo si Luke sa hapagkainan, kumakain at umiinom ng walang pag-aalinlangan. Lumapit si Horace at malamig na sinabi, "Binata, kung nawala mo ang iyong identity card, maaari mong sabihin sa amin kung saan ka nakatira at kung saan ka kabilang. I-verify namin ito at bibigyan ka namin ng bagong identity card. Ngunit nilabag mo ang mga patakaran para sa isang pagkain. Hindi ito nagkakahalaga. Ang iba ay makakain, kaya bakit ako hindi?" Matuwid na ganti ni Luke, na parabang miyembro siya ng yin-yang entity at tama na pumunta siya rito para kumain. Bahagyang kumunot ang noo ni Horace, ang kanyang kaliwang kamay ay nakadikit sa balikat ni Luke, na nagsasabing, "Binata, gusto mo bang makipag-away tayo sa isang pagkain?" "And, bakit hindi?" Biglang tumayo si Luke, tumalikod, at sumuntok. Bang! Nagiba ang ekspresyon ng mukha ni Horace habang hinaharang ang dalawang kamay. Ang napakalaking puwersa ay naging sanhi ng mga pasa at pananakit ng kanyang mga braso. King level combat technique.
Bulalas niya. Yama level. Agad na mutla ang mukha ng matabang chef. Agad na ikinaway ni Harris ang kanyang kamay, huwag kang gumawa ng kahit ano. Binata, hindi mo ba pinapahirapan ang ating mga kapatid mula sa silangang bahagi? Isa kang hari, at maaari kang pumunta sa ikalawang palapag para sa pagkain. May isang pribadong silid para sa iyo upang kumain at uminom, at mayroong isang utusan na maghain sa iyo ng alak. Anong ginagawa mo sa hall na ito? Hindi ito sineryoso ni Horace. Paano maihahambing ang isang chef ng isang restaurant sa isang Yama level na martial artist ng Yin Yang Entity? Isa pa, hindi naman ganoon kalaki ang usapin ngayon. Ito ay isang maliit na bagay. Gusto ko lang kumain ng isda, hindi ba? Sabi ni Locke na nakakunot ang noo. Siyempre, pero ayon sa nakagawian, dahil nangyari na ang usapin, sabihin mo sa akin ang iyong tirahan at pangalan. Isipin mo ito bilang nag-iiwan ng bakas para hindi mo ako pahirapan. Ang mga taong tulad ni Horace ay may tungkulin na gumawa ng mga bagay na nakakasakit sa iba. Kung siya ay may masamang ugali, marami siyang nasaktan sa punong tanggapan ng Yin Yang. Kailangan niyang mag-ingat sa paglabas niya sa gabi. Hindi niya magagarantiya na hindi siya mag-uudyok sa isang malupit na tao na papatay sa kanya. Nang mabusog si Locke, sinabi niya, kapatid ko si Freddy Anujad Ansa. Kung gusto mo akong mahuli, hanapin mo ang kapatid ko. Pinalaki niya si Freddy Anu nang walang pag-aalinlangan. Nagulat si Harris at ang iba pa. Yung nakababatang kapatid ni Freddy Anujad Ansa. Ikaw, gulat na sabi ng matabang chef. Kapatid ko si Freddy Anujad Ansa. Kapatid ko si Freddy Anujad Ansa. Matapang na sabi ng maliit na tanga. Pawis na pawis si Horace. Hindi siya naglakas loob na imbestigahan o tanungin ang maliit na tanga. Isang miyembro ng Yin Yang Entity, ang lahi ni Haring Luminosa. Hindi niya kayang masaktan si Horace. Alam ng lahat sa entity ng Yin Yang na si Haring Luminosa, si Freddy Anujad Ansa, ang pinaka-protection sa kanyang mga tao. Kung ipipilit niyang imbestigahan ang bagay na ito ngayon at inalerto si Freddy Ano, hindi kakayanin ni Horace ang kahihinatnan. Nagkataon, sa sandaling ito, tahimik na lumitaw sa restaurant ang isang payat na matandang lalaki at nagsabi, anak, ito ang punong tanggapan ng Yin Yang. Masyado ka bang immersed sa acting mo kaya nakalimutan mo na ang identity mo bilang commander? Katatapos lang magsalita ng mahinang matandang boses. Agad na tumingin si Harris at pinagpawisan siya ng malamig. Hinuyam niya ang kanyang mga kamao at yumuko, binabati ni Harris Yale si Elder Lozano. Ayos lang. Ang batang ito ay hindi isang Yin Yang, ngunit isa sa limang commander. Siya ang commander ng Eastern Handsworth, ang pangalan niya ay Luke Yates, ang nakababatang kapatid ng commander ng Northern Army. Dahan-dahan ang sabi ng payat na matandang si Gale Lozano. Napuno ng hindi makapaniwala ang mga mata ni Harris habang nakatitig sa maliit na tanggang parang nakakita ng multo. To be honest, natulala si Harris. Anong uri ng mga koneksyon mayroon ang taong ito sa harap niya? Isang tagalabas ang pumasok sa punong tanggapan ng Yin Yang at hayagang pumunta rito upang kumain at uminom. Isinantibi ang lahat ng iyon. Higit sa lahat, mayabang pa siyang natama ng chef. Hindi ba ito medyo sobra? Sobra ito. Gustong kumawala ni Luke at sinabi sa mahinang boses, malaking itim na daga, pag-usapan natin ito. Huwag kang umatake. Nanlamig ang mga mata ni Gale nang marinig niyang tinawag siya nitong isang malaking itim na daga. Napagtanto ng maliit na hanggal na ang matandang bagay na ito ay hindi dapat gawing trifle. Ang mga elder ng Yin Yang Entity ay pawang mga pseudo-pinnacles. Kabanata 612. Ang munting tanga ay kinoronahang hari. Paano niya magagawang talunin ang isang tugatog? Kung kaya niyang manalo, lalaban siya. Kung hindi siya manalo, gagamit siya ng katwiran. Ngayon, ang maliit na hanggal ay nais na mga tuwiran sa kanya, ngunit natanto niya na imposibleng mga tuwiran sa kanya. Ang maliit na tanga ay pumasok sa kanilang punong tanggapan, kumain ng kanilang pagkain, at binugbog pa ang chef. Siya ay hindi makatwiran. Kaya naman, kung hindi niya kayang mga tuwiran sa kanya, maaari lamang siyang tumakbo. Gustong tumakbo ni Luke Yates, ngunit itinaas ni Gale Lozano ang kaliwang kamay at bamaantong hininga sa likuran niya.
Binuhat niya ang maliit na hanggal sa likod ng kanyang leeg at sinabing dahan-dahan, "Anak, gusto mo bang umalis pagkatapos kumain ng libreng pagkain at bugbugi ng isang tao? Sa tingin mo ba ay may katuturan iyon? Matandang itim na daga, huwag mo akong hawakan." Napaangat si Luke sa ere. Nagpaikot-ikot siya, sumisigaw sa namamaos na boses, "May nagtangkang pumatay sa akin. Freddy, ano, nasaan ka? Halika at iligtas mo ako." Ang matinis na sigaw ay nagpaalarma sa kalahati ng punong tanggapan ng Yin Yang. Mahigit 1,000 tao ang nakarinig ng nakakadugong sigaw na ito. Iisipin ng mga hindi nakakaalam na ang maliit na hanggal ay binabalatan ng buhay. At ang resulta, walang nangyari sa kanya. Sinundo lang siya ni Gale. Nagdilim ang mukha ni Gale dahil sa masiglang sigaw ng tanga. Hindi pa niya ginagalaw ang batang ito. Sa huli, sumisigaw siya ng pagpatay. Dumating si Charlie Yang sa isang iglap. Nang makita niya ang eksenang ito, kumunat ang gilid ng kanyang bibig. Napagtanto niyang hindi nagsisinungaling si Freddy Anujad Ansa sa kanya. Wala talagang common sense ang maliit na tanggang ito. Pumunta talaga siya sa cafeteria ng Eastern Area para kumain. Gaano katapangan? Hinawakan ni Charlie ang kanyang mga kamay at ngumiti. "Elder Lozano, anong krimen ang ginawa ng kapatid na ito para maaresto mo siya ng personal?" "Siya ay isang tagalabas. Pumunta siya sa headquarters namin para kumain sa kantin at binugbog pa niya ang chef." Sabi ni Horace Yale na madilim ang mukha. Walang reaksyon si Charlie dahil hindi niya alam ang isasagot. Tama talaga si Freddy, ano. Hindi lang pumunta si Luke sa cafeteria sa Eastern District para mag-freeload, pero binugbog din niya ang chef. Ang tagalabas na ito ay mas mayabang pa kaysa sa mga taong Yin Yang na ito. Hinanda ni Charlie ang sarili at ikinulong ang kanyang mga kamay. "Elder Lozano, gusto ni Freddy ano ang taong ito? Siyempre, hindi ako hahawak ng gusto ni King Luminosa. Gayunpaman, ang batang ito ay may espesyal na pagkakakilanlan. Hindi lamang siya ang commander ng Eastern Handsworth, ngunit siya rin ay mula sa Northern Army. Natatakot ako na may malaking mangyari ngayong gabi. Kung hindi mo siya sasaktan, magiging okay ka." Mahinang sinabi ni Charlie, "Kung sasaktan mo siya, o kahit papatayin mo siya, may malaking mangyayari. Maaari mo siyang kunin." Marahang umiling si Gale at iniabot ang tanga kay Charlie. Hindi niya ginawang mahirap ang mga bagay para sa kanya. Hindi maisip ang katayuan ni Freddy ano sa Yin Yang entity. Napatingin si Charlie sa maliit na tanggang sumisigaw na nakapikit at biglang nakaramdam ng pananakit ng ulo. "Tumigil ka sa pagsigaw, isasama kita. Nasaan si Freddy ano?" Si Luke ay sumusunod sa mga tagubili ni Blake Darby. Kapag nahuli siya ng mga taong Yin Yang, dapat siyang gumawa ng malaking kaguluhan hanggang sa maalerto si Freddy ano. Si Freddy ano lang ang makakapagtanggol sa kanya. Gayunpaman, ang mga nagsasaka ng Yin Yang ay nag-iingat din kay Blake. Kahit wala si Freddy ano, ang mga taong Yin Yang ay hindi maglalakas loob na hawakan ang maliit na hanggal. Ang dahilan ay hindi nila siya mahawakan. Kapag ang mga kamay ng Yin Yang ay nabahira ng dugo ng mga kalalakihan ng Northern Army, iyon ay isang death grudge na hindi malulutas. Sa panahon ng labanan sa Ludwig, namatay sa labanan si Cesar Lightman, ang representante na commander ng pangalawang legion ng Northern Army. Si Haring Blake ay nag-iisang pinatay ang kanyang daan sa bangko at pinatay ang pinuno nito, si Hiroshi Takaida. Ang labanan ay nagulat sa buong mundo. Noon, ang sitwasyon ay tumaas hanggang sa puntong ito dahil ang kalahating hakbang na tuktok ng bangko ay pumatay ng isang tao na hindi niya dapat gawin. Mula nang itatag ang Northern Army, halos walang precedent na bumagsak ang isang commander. Ang pagkamatay ng gayong figure ay sapat na upang magalit ang Northern King. Sa parehong lowika, kung ang punong tanggapan ng Yin Yang ay nang ahas na patayin ang maliit na hanggal, walang lugar para sa kanila na magtago sa Handsworth. Mabubuo sila ng hindi mapagkakasundo ang awayan ng dugo. Sa sandaling ang mga bagay ay umabot sa yugtong ito. Hindi na kailangang mag-isip ng labis tungkol dito. Kung sino mang taong Yin Yang ang manggahas na magpakita ng kanilang sarili, ang mga tao ng 3 hukbo, 9 na departamento, at 24 na dibisyon ay papatayin sila. Ang Northern Army ay makapangyarihan, kaya ang mga taong Yin Yang ay hindi nais na bumuo ng isang hindi mapagkakasundo na sama ng loob sa kanila.
Ngayon, ang Northern Army ay nagdeklara ng digmaan sa mga taong Yinyang. Lahat ng ito ay dahil kay Freddy Ano. Sa huli, ito ay hindi isang hindi mapagkakasundwang sama ng loob. Ang punong tanggapan ng Yinyang ang nagligtas kay Freddy Ano. Sa makatuwid, alam ng isang matandang fogey tulad ni Gale kung ano ang gagawin. Kahit na pumasok ang maliit na hanggal sa punong tanggapan, walang maninakit sa kanya, lalo pa siyang patayin. Dinala ni Charley si Luke, na busog na kumain, sa isang tahimik na patio. Si Freddy Ano, na nakasuot ng itim, ay naggugupit ng isang maliit na pulang puno ng dahon. Sa labas ng patio, mahinang sinabi ni Charley, "Kuya, narito na si Commander Yates." Freddy Ano. Nilabas ni Luke ang puwetan at niyakap si Freddy Ano, damaikit sa kanya na parang octopus. Naninigas ang buong katawan ni Freddy Ano, naramdaman ang mukha ng munting tanga sa tabi niya. Sa wakas ay lamambot ang kanyang malamig na puso at ibinuka niya ang kanyang mga kamay at mahigpit na niyakap ang nakababatang kapatid na kanyang kinalakihan. "Little fool, paano ka nakapasok?" tanong ni Freddy Ano sa paos na boses. "Kung lihim kang sumunod sa isang maliit na itim na daga, mahahanap mo ang pugad ng daga." Si Luke ay isang simpleng tao, kaya karaniwang ginawa niya kung ano ang naisip niya. Hindi napigilan ni Freddy Ano na matawa nang marinig iyon. Nang bumalik ang mga martial artist na lumabas sa Yinyang headquarters, talagang sinundan sila ng maliit na tanga at hindi ito napansin. Ang punong tanggapan ng Yinyang ay isang bagay na hindi mahanap ng iba't ibang malalaking paksayon sa mundo. Ngunit ang maliit na tanga ay natagpuan ito sa pamamagitan ng pagkakataon. Tahimik na nakatayo si Charley sa labas ng pinto, hindi nagsasalita ng kahit ano para mapahina ang mood. Biglang bumaba si Luke sa katawan ni Freddy Ano at seryosong nagsalita, "Malapit na si Kuya. Umalis ka kasama ako." Hinaila ng tanga ng kamay ni Freddy Ano at gustong lumabas ng pinto. Gayunpaman, nakatayo si Freddy Ano sa lugar at hindi gumagalaw. Nakatutok ang matalim niyang tingin kay Luke. Nagkaroon ng panandali ang katahimikan. Lumingon si Luke at nag-aalalang sinabi, "Freddy Ano, sumama ka sa akin." "Little fool, hindi ako tao at hindi rin multo. Paano ko haharapin si Blake? Mukha namang normal na tao si Freddy Ano." Ang totoong dahilan kung bakit hindi niya magawang makita si Blake ay dahil sa kanyang itim na damit. Ang mga damit na ito ay pag-aari ng mga taong Yinyang. Parang kadena na nagkulong kay Freddy Ano. Hindi niya nakontak ang alinman sa kanyang mga matandang kaibigan sa Northern Army sa loob ng 7 taon. Matigas na sabi ni Luke, "Ikaw pa rin. Hindi ka naging multo. Tao ka pa rin. Maliban sa mas matangkad, hindi nagbago ang itsura mo. Munting tanga." Tinitigan ni Freddy Ano si Luke at sinabi sa paos na boses, "Little fool, once you enter Yinyang, there's no such thing as turn back. May mga bagay na hindi mo maintindihan. Maraming bagay ang hindi ko maintindihan." Namumula ang mga mata ni Luke habang paos na sinabi, "Noong bata pa ako, hindi ko maintindihan kung bakit patuloy na sinasalakay ng 8 dayuhang bansa ang Handsworth at sinasalakay ang Hilagang Hangganan. Hindi ko maintindihan kung bakit gusto nilang sakupin ang ating teritoryo at patayin ang ating mga kasama. Bakit hindi maaaring magkasamang mapayapa ang magkabilang panig?" Kabanata 613. "Hindi ko maintindihan kung bakit ang mga aristokratikong pamilya, makapangyarihang pamilya at mga sekta ay hindi tumatahak sa matuwid na landas ng mundo ng mga tao. Bakit kailangan nilang tahakin ang masamang landas ng pagtataksil? Masyadong maraming bagay ang hindi ko maintindihan, pero alam ko na sana maging maayos ang lahat. Alam ko na hindi ko kayang mawala ang isa sa mga kapatid ko na lumaki sa akin." Napakatigas ng ulo ni Luke Yates. Gusto niyang ilayo si Freddy Ano sa punong tanggapan ng Yinyang. Hindi ito ang tahanan ni Freddy Ano. Ang kanyang tahanan ay nasa Hilagang Teritoryo. Malumanay na sinabi ni Freddy Ano Jadonsa, "Little fool, lumaki ka na. Wala akong pakialam. Kailangan mong sumama sa akin ngayon." Walang ibang pakialam si Luke. Gusto lang niyang umalis si Freddy Ano sa mapahamak na lugar na ito. May mga bagay na hindi talaga naiintindihan ng munting tanga. Kaya naman, mahinang sinabi ni Freddy Ano na parang isang nakatatandang kapatid, "Dito ka muna ngayong gabi, magkita-kita tayo bukas." Bago pa makasagot si Luke,
Sa kalangitan sa itaas ng primitive na bulubundukin ng Lowell, maririnig ang dagendong ng mga supersonic fighter jet na lumilipad sa mababang altitude. Ano ang mangyayari kung ang isang supersonic fighter jet ay lumipad sa mababang altitude? Hindi lang nakakabingi ang sonic boom. Maaaring matabyo na ng shockwave ang lahat ng berdeng kagubatan. Ang pitong supersonic fighter jet ay umikot sa itaas ng Lowell Mountain Range. Sa wakas, na-activate nila ang kanilang mga anti-gravity device at tuloy-tuloy na lumapag sa isang maliit na bundok. Isang mahinahon na boses ang tila kulog, umalangaw-ngaw sa buong gabi. Ang Yinyang headquarters ay mahirap hanapin. Mahinahong sabi ni Blake Darby. Pero walang sumagot. Alam ng mga nakatataas ng Yinyang entity na wala si Blake para makipag-chat sa kanila. Sa kalangitan sa itaas ng burol, isang binatang nakasuot ng puti ang bumaba mula sa fighter jet at lumitaw ang puting liwanag sa kanyang katawan. Ginamit ni Blake ang isa sa walong pamamaraan. Ang martial arts technique. Si Blake ay isa ng kalahating hakbang natuktok at ang kanyang lakas ay dumami na noong siya ay nasa niyebeng bangin. Higit pa rito, hinawakan ni Blake ang kanyang sariling landas ng martial arts. Ang kanyang lakas ay lubhang nakakatakot. Ngayong gabi, ang walong mga diskarte ay magiging mas nakakatakot kaysa dati. Bukod dito, ito ay isang primeval na kagubatan na may walang katapusang mga hanay ng bundok. Ano ang mangyayari kung ginamit niya ang walong pamamaraan? Tumayo si Blake habang nakatalikod ang mga kamay, humahakbang sa madilim na gabi at lumulutang sa langit. Ang hangin ng bundok ay sumipol na parang huni ng lobo na nagpatindig ng balahibo ng isa. Napatingin si Blake sa kabundukan habang bahagyang gumagalaw ang manipis niyang labi. Martial arts technique, paglipat ng mga bundok. Sa sandaling ito, ang ningning sa binata na nakaputi ay bumaril sa kalangitan na nagbibigay liwanag sa madilim na gabi. Ang kapangyarihan ng nakapalibot na mga bundok at ilog ay natipon sa kaliwang kamay ni Blake. Inilagay ni Blake ang kanang kamay sa likod ng kanyang baywang. Si Blake ay muling gumamit ng isa sa walong pamamaraan. Ito ay talagang mas nakakatakot. Hiniram ang kapangyarihan ng mga bundok at ilog, tinipon niya ang mga ito sa kanyang kaliwang kamay. Dama po sa burol ang makatarungang kaliwang kamay ni Blake. Boom! Isang malawak na baka ang dumaong sa burol. Isang 10 metro ang lapad na palm print ang lumitaw sa harap na bahagi ng burol na may butas. Kitang-kita ang 5 daliri. Agad na lumitaw ang mga bitek sa burol. Mula sa mga bitek, malabo kitang makita ang maliwanag na tanawin sa loob. Ang loob ng burol ay gumuho na parang tinamaan ng missile. Isang malaking bilang ng mga bato ang nahulog at nasugatan ng maraming yinyang. Mahigit sa kalahati ng mga yinyang ay mukhang takot na takot. Ang pamana ng sinaunang angka ng warlock ay tunay na nakakatakot. Kakayanin kaya ng Yinyang headquarters ang 2nd pag-atake ni Blake. Mahuhulaan ang isa ang sagot. Si Blake, nakasuot ng puti, ay nagmistulang isang pinalayas na walang kamatayan. Bahagyang gumalaw ang manipis niyang labi habang sinasabi, martial arts technique, overturning says. Ang paglipat ng mga bundok at pagbagsak ng mga dagat. Ang isang kalahating hakbang na tuktok mula sa punong tanggapan ng Yinyang ay lumitaw sa pagkabigla at galit. Ang iyong Royal Highness, maghintay. Boom! Ang taong gustong makilala ni Blake ay hindi siya. Ang taong makakapigil kay Blake ay hindi siya. Si Freddy ano lang ang pwede. Dama po ang makatarungang kaliwang kamay ni Blake sa burol. Ang kalahating hakbang na tugatog na lumitaw sa isang iglap ay sumabog sa isang madugong ambon. Ang hampas ng palad na ito ay hindi nawala ang momentum at dama po sa print ng palad sa burol. Sa bundok, gamulong ang alikabok at bumagsak ang mga bato na parang ulan. Isang malaking bitek na 1 metro ang lapad ang lumitaw sa buong burol. Bumukas na ang burol, inihayag ang mga ilaw at mga yinyang martial artist sa loob. Mahinang sinabi ni Blake, martial arts technique, ang palad. Kapalaran at pagkawasak. Walang awa si Blake. Itinaas niya ang 3rd palad niya at ipinatong ito sa dating 10 metrong print ng palad. Sa sumunod na sandali, tumaas ang alikabok at dumi. Isang butas na kasing laki ng 5 daliri ang sumabog mula sa buong burol. Kitang-kita ang lahat ng mga gusali sa bundok.
Kasabay ng matinis na hiyawan, isang malaking bilang ng mga yenyang martial artist ang inilibing sa graba. Binasag ni Blake ang burol sa pamamagitan ng tatlong hampas ng palad. Sinira niya ang punong tanggapan ng yenyang sa pamamagitan ng tatlong hampas ng palad. Siya pa rin ang malupit at dominante gaya ng dati. Ngunit tumanggi pa rin si Freddy Ano na lumabas para salubungin siya. Kung hindi siya lalabas, kakatayin ni Blake ang punong tanggapan ng yin-yang. Umakyat si Blake sa langit at pumasok sa punong tanggapan ng yin-yang sa pamamagitan ng malaking butas. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang emosyon. Ang maliit na hanggal ay nakatayo sa tahimik na patio, niyakap ng mahigpit si Freddy Ano, itinaas ang kanyang ulo at sumisigaw, "Kuya, nandito ako." Nahuli ko si Freddy Ano. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong yinyang headquarters. Sa isang iglap, dumating si Blake sa looban. Naninigas ang buong katawan ni Freddy Ano. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay at tulala siyang nakatayo doon. Napatingin sa kanya si Blake at itinaas ang kaliwang kamay para kurutin ang maliit na ilong. Ngumiti siya na parang nakatatandang kapatid at sinabing, "Ganyan pa rin ang itsura mo, pero tumangkad ka na." "Kuya," gumalaw ang mga labi ni Freddy Ano. Ang malamig na haring luminosa, na may malaking kapangyarihan sa nilalang yin-yang, ay biglang namula ang mga mata at nagsalita ng paos. "Iuuwi na kita," mahinang sabi ni Blake. "Ngayong gabi, iuuwi na sana ni Blake si Freddy Ano." Isang matandang boses ang nagmula sa kaibuturan ng yin-yang headquarters. "Freddy Ano, dahil napakabait ng Northern King, bakit hindi ka pumunta sa hilagang teritoryo at manatili ng ilang araw? Matanda, lumabas ka. Papatayin kita ngayong gabi." Hinawakan ni Blake ang kamay ni Freddy Ano gamit ang kaliwang kamay, natatakot na baka mawala ulit ang kanyang nakababatang kapatid. Itinuro niya ang kanyang kanang hintuturo sa hangin at gumuhit ng pitong anteng-anteng na may purple chi bilang gabay. Ang pitong Mount Sinu Sword Talisman ay mas malalim kaysa sa iginuhit ni Blake dati. Sa sandaling nabuo ang pitong anteng-anteng, siyam na purple sword lights ang lumitaw sa bawat sword talisman. Pagkatapos ng insidente sa Snowy Cliff, nagkaroon ng photographic memory si Blake. Naalala niya ang Super Mount Sinu Sword Talisman sa sinaunang Bronze Door na nagbigay daan sa kanya na magkaroon ng breakthrough sa kanyang 100 Chi Imperial Sword. Ngayon, 70 purple sword lights ang pumalibot sa mundo. "Kuya, huwag." Gulat na sabi ni Freddy Ano. Huli na para pigilan siya. 70 purple sword energies ang sumipol sa hangin at pumasok sa kailaliman ng yinyang headquarters. Isang kakilakilabot na presyon ang sumambulat mula sa loob na nagwawali sa lupa at bumuo ng isang bagyo na gamulong. Isang kabuuang 70 sword energies ang lahat ay naitaboy ng isang hindi nakikitang puwersa. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na may mahabang buhok na nakalampas sa kanyang mga balikat. Mukhang nasa 50 anyos na siya, ngunit ang kanyang mga kilay ay puti na ng niyebe. Ang taong ito ay nakakatakot na matanda. Ang iba pang mga yin-yang ay yumuko sa takot at nagsabi, "Pagbati, Altar Master." Ang Altar Master ng Yinyang Headquarters, si Manuel Sharp. Ang nakakatakot na matandang ito ay sa wakas ay nagpakita ng kanyang sarili. Hindi lamang ang Altar Master ng punong tanggapan ng Yinyang ay nirerango bilang isang tugatog, ngunit siya rin marahil ang pinakamabangis na tao sa mga tuktok. Ginamit ni Blake ang kanyang chi para kontrolin ang daang espada na nakapaligid sa kanya. Tumalikod siya at pinrotektahan si Freddy Ano sa likod niya. Mahina niyang sinabi, "Pitong taon mong ikinulong ang kapatid ko, tama?" Kabanata 614. Mahinang tanong ni Blake Darby, punong-puno ng intensyon ng pagpatay ang boses. Si Manuel Sharp ay itinago sa punong tanggapan ng yin-yang sa panahong ito kung saan hindi pinahintulutang ihayag ang kanilang mga sarili. Dahan-dahan niyang sinabi, "Pumasok si Freddy Ano sa yin-yang entity, paano mo masasabing ikinulong namin siya?" Hindi kinilala ni Manuel na ipinakulong ng Yinyang Headquarters si Freddy Ano. Hindi mahalaga kung aminin niya ito o hindi. Ang mahalaga ay isasama ni Blake ang kanyang nakababatang kapatid na si Freddy Ano ngayong gabi. Nais ni Blake na ganap na putulin ang koneksyon sa pagitan ng Yinyang Headquarters at Freddy Ano ngayong gabi.
Si Haring Luminosa, si Freddy Anujadansa, ay kabilang lamang sa Northern Army. Isang helicopter ang umaaligid sa hangin sa itaas ng burol. Wesley Hayder, ang gobernador. Ang pitong beses na kampiyon, si Cyrus Yanagi. Toby Lapras, Haring Toby. Ang commander ng Sangun Army, si Jonah Shaw. Ang kulay abong lobo, si Hendrix Bailey. Ang kabataang nakamaskara ng multo, si Skylar Darby. Ang anim sa kanila ay natipon sa punong tanggapan ng Yinyang. Dumating si Wesley at mahinang sinabi, "Ako si Wesley Hayder, ang gobernador ng Kabisera, at ako ay nasa ilalim ng utos ng pagpatay ng Kabisera upang sirain ang punong tanggapan ng Yinyang." Matapos dumating ang may-ari ng Black Cloud Flying Fish Robe, wala siyang binanggit tungkol kay Freddy Ano. Sa halip, ginamit niya ang utos ng pagpatay ng Kabisera bilang isang dahilan upang patayin ang kanyang daan sa punong tanggapan ng Yinyang. Sa ilalim ng mga batas ng bansa, lahat ng Yinyang martial artist ay kailangang mamatay. Hinawakan ni Cyrus ang Black Dragon Spear at itinutok kay Manuel. Malamig niyang sabi, ang Yinyang entity ay nagbalak laban sa Northern King, walang kabuluhang nagdulot ng kalituhan sa mundo ng mga tao, at pinatay ang mga inusenteng taga-Nayon ng Ilog Nayon. Hanggat ang mga krimeng ito ay naipit sa ulo ng mga taong Yinyang, tiyak na mawawasak ang punong tanggapan ng Yinyang ngayong gabi. Si Manuel ay humakbang pasulong na nasa likod ang kanyang mga kamay at walang pakialam na sinabi, "Mukhang ang pagdating ng lahat ngayong gabi ay hindi lamang para kay Freddy Ano, kundi para sirain din ang punong tanggapan ng Yinyang. Sisirain ko ang punong tanggapan ng Yinyang ngayong gabi at puputulan ang lahi ng Yinyang." Si Jonas ay walang kabuluhan at mayabang. Inihayag niya sa publiko na sisirain niya ang punong tanggapan ng Yinyang ngayong gabi. Ang magkapatid ay konektado sa isa't isa. Walang binanggit na dumating sila para sa kapakanan ni Freddy Ano. Ngunit ang lahat ng kanilang ginagawa ay para kay Freddy Ano. Hindi mahalaga kung paano binyantaan ng Yinyang entity si Freddy Ano. O sa halip, kahit na may utang si Freddy Ano sa Yinyang entity. Wala sa mga ito ang mahalaga. Hanggat nawasak nila ang punong tanggapan ng Yinyang, magagawa nilang putulin ang koneksyon sa pagitan ni Freddy Ano at ng Yinyang. Sa oras na iyon, may uuwi na nila si Freddy Ano. Ngayong gabi, iuuwi na ni Blake si Freddy Ano. Sa lahat ng gastos, si Freddy Ano ay pinuprotektahan ni Blake na nakatayo sa kanyang harapan, at paus niyang sinabi, "Kuya, Jonah, Hendrix, umalis na kayo. Ikaw, huwag kang magsalita." Nakatitig kay Freddy Ano ang mga mata ni Skylar sa ilalim ng maskarang multo, hindi ito pinapayagang magsalita. Malambing na sabi ni Manuel, "Masyado pa kayong mga bata. Alam mo ba kung gaano karaming mahahalagang numero ang nasasangkot sa punong tanggapan ng Yinyang? Ang Kabisera ay hindi magbibigay ng utos na patayin ang lugar na ito. Ang kanyang mga salita ay parang kulog. Talagang may malalaking kuha sa likod ng Yinyang entity." Nagpakita ng malamig na liwanag ang mga mata ni Cyrus. Ang utos ng pagpatay ng Kabisera na sirain ang punong tanggapan ng Yinyang ay talagang sinabi niya mismo. Hindi niya nakuha ang pahintulot ng Central Bureau ng Kabisera. May malalaking kuha sa likod ng Yinyang entity. Sa sandaling ito, sa labas ng punong tanggapan ng Yinyang, dumating ang isa pang tagalabas. Ang misteryoso at maalamat na punong tanggapan ng Yinyang sa labas ng mundo ay tila hindi misteryoso sa paningin ng ilang tao. Sa madaling salita, alam ng isang maliit na bahagi sa kanila na narito ang punong tanggapan ng Yinyang. Sa labas ng burol, isang malalim na boses ang umalangaw-ngaw, ito ay isang utos ng Kabisera, ang kanyang kataas-taasang hari sa Hilaga ay babalik kaagad sa Kabisera. Isang malakas na boses ng lalaki, na pinalakas ng puwersa, ang dumating sa bundok. Ang ganitong uri ng aura ay parang isang pseudo-pinnacle ng summit na kaharian. Ang taong dumating ay tiyak na hindi isang hindi kilalang tao. Dahan-dahan ang sinabi ni Manuel, walang nagmamadali. Isa lang ang capital decree ay hindi sapat. Ang kanyang mga salita ay mahinang nagsiwalat na ang mga taong nanindigan para sa Yinyang entity ay hindi lamang ang capital decree. May iba pang big shot na lalabas. Si Tarun Sabat, ang kinatawan ng makapangyarihang mga pamilya sa Kabisera, ay humihiling ng isang madla sa Northern King. Isang maliwanag na boses ang nagmula sa madilim na gabi.
Pagkatapos, isang matandang boses ang tumunog, ang kinatawan ng sekta na si Hadley Zabrowski ay humiling ng isang madla kay Lord Northern King. Ang kinatawan ng mga aristokratikong pamilya, si Carmen Hackett, ay humihiling ng madla kay Lord Northern King. Ilang boses ang umalangaw-ngaw sa madilim na gabi. Dumating na ang mga tao mula sa iba't ibang malalaking entity. Sinabi nila na gusto nila siyang makita, ngunit talagang pinipilit nila siya. Tahimik na tumayo si Blake at pinagmasdan ang mga bagong dating sa pamamagitan ng malaking butas sa bundok. Kinatawan ng mga kinatawan ng iba't ibang paksayon. Tahimik silang nakatayo sa tapat ng Blake. Ang mga makapangyarihang pamilya, mga aristokratikong pamilya, at mga sekta. Ang kanilang impluensya ay kumalat sa buong mundo. Pabayaan ang tatlong entity na nagtutulungan. Sino ang maglalakas loob na guluhin sila kung wala sila sa tuktok? Ang gayong panggigipit ay dudurog sa sinumang tagalabas. At saka, wala pang 20 taong gulang si Blake. Tumayo si Freddy Ano sa likuran ng kanyang kapatid na si Blake at mahinang sinabi, "Kuya, hindi na ako makakabalik sa Northern Army. Umalis na kayo, mananatili ako." Si Blake ay isang halimaw. Ang pinaka nakakatakot sa Northern King ay hindi ang kanyang talento sa martial arts. Iyon ang kanyang isip. Ang kanyang isip ay malapit sa isang demonyo. Bakit hindi nang ahas si Freddy Ano na makipag-ugnayan sa hilagang teritoryo sa nakalipas na 7 taon? Bakit hindi siya naglakas loob na contacten si Blake at ang iba pa? Iyon ay ang pinagsamang presyon ng 4 na entidad ang Yinyang Entity, ang makapangyarihang mga pamilya, ang mga aristokratikong pamilya at ang mga sekta. Ang kapangyarihan ng 4 na dakilang entidad ay kumalat sa buong mundo. Walang nakakaalam kung gaano sila kakilakilabot. Ngunit ngayon, gustong malaman ni Blake kung ang eksena ngayong gabi ay nangyari 7 taon na ang nakakaraan. 7 taon na ang nakalilipas, naligtas si Freddy Ano sa punong tanggapan ng Yin-Yang. Dahil ba sa magkasanib na presyon ng 4 na magagaling na entidad na nagpapanatili sa kanya sa gitna ng mga taong Yin-Yang magpakailanman? Kailangang linawin ito. Ibinaba ni Freddy Ano ang kanyang ulo at sinabing masakit, "Kuya, huwag ka nang magtanong." "Sige, kung ganoon. Iuuwi na kita mamayang gabi." Inunat ni Blake ang kanyang kamay at hinaplos ang itim na buhok ni Freddy Ano. Para siyang nakatatandang kapatid na gusto lang protektahan ang kanyang nakababatang kapatid. Lumingon siya at malamig na sinabi, "Ngayong gabi, mamamatay ang sinumang pipigil sa akin." Ang layunin ng pagpatay ay sumugod sa mga ulap. Sino sa mundo ang makatiis sa galit ng Northern King? Ngayong gabi, makikita ng lahat na may matalinong mga mata na ang kabisera ay nakipagkompromiso sa 4 na dakilang entity. Nagpadala pa nga sila ng isang tao upang ihatid ang kautusan ng kapital na nag-utos kay Blake na bumalik sa kabisera ng Madalian. Ngayong gabi, ang kabisera ay nakompromiso sa 4 na dakilang entity. Malamig na sabi ni Cyrus. Ang bulong-bulungan na nagtutulungan ng 4 na entity na magsasaka ay nakumpirma ngayong gabi. Mahinang sabi ni Toby. Si Jonas ang pinakamamamatay tao at paos na sinabi, ang kabisera ay nakipagsanib puwersa sa 4 na malalaking nilalang na magsasaka para ay buli ang aking kapatid. Ngayong gabi, papatayin ko ang daan ko sa mundong ito. Paano kung nagsanib puwersa ang 4 na dakilang entity? Wala akong dapat ikatakot. Si Jonas ay higit na mayabang kaysa sa iba. Medyo baliw siya. Walang sino man ang hindi niya nang ahas na patayin. Pinuprotektahan ni Blake si Freddy Ano habang sinusulyapan niya ang butas ng 5 daliri sa burol. Bumaba ang tingin niya sa isang matandang pilak ang buhok. Ito ang pseudo pinnacle na naghatid ng capital decree, ang taong nakatago sa kabisera. Bahagyang gumalaw ang manipis na labi ni Blake. "Ako, Blake, ay tatanggapin itong kautusan ng kapital. Kailangan kitang troublemen para matulungan akong magpasa ng mensahe sa kabisera. Sa 4 na araw, hindi ko matatanggap ang aking mga titulo." "Ano?" Galit na galit ang pseudo pinnacle expert na ito. Ngunit ang mas nakakatakot na bagay ay darating pa. Itinuro ni Blake ang maliwanag na buwan sa langit at bahagyang gumalaw ang manipis niyang labi. Ngayong gabi, habang nagpapatutuo ang langit at mga bituin, hindi na muling tatanggo si Blake Darby sa kabisera. Kung susuwayin niya ang kanyang pangako, mamamatay siya sa ilalim ng langit. Kabanata 615.
Mahinang sabi ni Blake Darby. Ito ay isang panunumpa. Ang pseudo-pinnacle mula sa kabisera ay tunay na natigilan. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito ngayong gabi. Kung alam niya na mangyayari ito, hindi sana siya dumating upang ihatid ang kautusan ng kapital. Sa personalidad ni Blake, paanong hindi malalaman ng kabisera? Ang lahat ng nangyari ngayong gabi ay ang kompromiso na ginawa ni Dominic Lowe at ng iba pa mula sa kabisera sa apat na dakilang entity. Ngayong gabi, ang mga makapangyarihang pamilya ay maaaring manindigan para sa Yinyang entity. Maaaring suportahan ng mga maharlikang pamilya ang Yinyang entity. Maaari ring suportahan ng mga sekta si Manuel Sharp. Ang kapital lamang ang hindi. Magsanib puwersa man ang apat na mga magsasaka ng nilalang, walang dapat ikatakot si Blake. Naramdaman ng matandang may pilak na buhok mula sa kabisera, isang pseudo-pinnacle expert, ang kanyang anit na nanginginig. Nanginginig ang mga kamay niya. Kailangan kitang troublemen para maibalik ang mensahe ko sa kabisera. Inilagay ni Blake ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at mahinahong sinabing nakangiti. Kung mas magalang ang malupit na mga tao ng Northern Army, mas mapanganib sila. At the same time, si Dominic at ang iba ang may kasalanan kung bakit napunta sa ganito. Natigilan ang matandang may pilak na buhok na isang pseudo-pinnacle expert. Mabilis niyang ibinuka ang kanyang bibig na parabang may gustong sabihin para tabyusan ang sarili. Magwala ka. Nabunyag ang layunin ng pagpatay ni Jonah Shaw. Kung hindi umalis ang matanda na may pilak na buhok, hindi siya mabubuhay ngayong gabi. Si Blake ay nanumpa na, at wala nang babalikan ngayon. Hindi dapat madaling manumpa ang mga martial artist. Ito ay bait. Ito ay dahil napaka-epektibo ng panunumpa ng isang martial artist. Walang nang ahas na magbiro ng may panunumpa. Ang matandang may pilak na buhok ay isang pseudo-pinnacle expert, isang powerhouse ng kasalukuyang panahon. Sa panahong ito kung saan ang mga pinnacle ay hindi nagpahayag ng kanilang mga sarili, ang gayong mga martial artist ay ang pinakamalakas na pag-iral. Sa kasamaang palad, ang pinakamakapangyarihang mga tao ng Northern Army ay nagtipon sa Yinyang headquarters ngayong gabi. Ang kulay abong lobo na may puting damit, si Hendrix Bailey, ang commander ng Sangoon Army, si Juna, at ang egi ng Northern Army na si Skylar Darby. Ang lahat ng impormasyon tungkol sa tatlong taong ito ay nakalista bilang pinakamataas na lihim ng Northern Army Secret Vault. May dugo silang tatlo sa kamay. Sa makatuwid, ang matanda na may pilak na buhok, na isang pseudo-pinnacle, ay walang karapatang magsalita ngayong gabi. Nakatayo si Blake sa dilim habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Sinulyapan niya ang tatlong tao sa malayo at mahinang sinabi, Tarun Sabat ng mga maharlikang pamilya ng kabisera. Oo, ako si Tarun Sabat. Pagbati, kamahalin. Si Tarun, na nakadamit ng lino at mukhang isang ordinaryong matandang lalaki, ay nagsalita ng mahina sa hindi alipin o pagmamalabas na paraan. Kinatawa ng sekta na si Hadley Zebrowski. Tanong ni Blake. Pagbati, Panginoong Haring Hilaga. Humakbang si Hadley at bahagyang yumuko. Ang huling matandang babae na may pilak na buhok ay nagsabi, binabati ni Carmen Hack at si Lord Northern. Hari, si Blake Darby, sa kabila ng kanyang kabataan, ay nagkaroon ng katanyagan na dumaan sa kabisera. Kilala siya bilang Northern King at din King Blake Darby. Maraming martial artist ang bibigyan ng mga titulo kapag naabot nila ang antas ng hari. Ang isang pamagat ay madaling makuha. Ngunit ang isa na nagdala ng timbang ay hindi. Ang mga titulong tulad ng Northern King ay ang mga may dalang malaking responsibilidad at kapangyarihan. Gayunpaman, walang ganap. Ang mga pamagat ay isa lamang paraan ng address. Sa sandaling ito, nakatayo sa dilim ang mga kinatawa ng tatlong pangunahing entity. Ang tatlo sa kanila ay lumitaw sa punong tanggapan ng Yinyang upang kumatawan sa lahat ng mga pangunahing paksayon. Pressure iyon. Inilagay ni Blake ang kanyang mga kamay sa likod at mahinang sinabi, gusto kong sirain ang punong tanggapan ng Yinyang ngayong gabi. Isa lang naman ang gusto kong itanong sa inyong tatlo. Ngayong gabi, at risk ba kayong tatlo o hindi? Mahinahong tanong ni Blake na parang kalmado at collectible ang kilos niya. Nagbago ang ekspresyon ni Hadley at ng dalawa pa.
Noong una ay naisip nila na sa pamamagitan ng utos ng kabisera at ang panggigipit mula sa tatlong dakilang entity, tiyak na gagawa ng konsesyon si Haring Blake at aalis sa punong tanggapan ng Yin-Yang. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na pipiliin ni Blake na lumaban. Ang magkabilang panig ay nagtatarget sa isa't isa. Hindi kompromiso si Blake. Pipiliin ba ng tatlong entity na umatras? Sa isang iglap, ang puting buhok na si Carmen ay nakaramdam ng bigat sa kanyang puso. Bilang kinatawan ng mga aristokratikong pamilya, siya ay isang napakalakas na tao. Kailangan niyang managot sa anumang ginawa niya ngayong gabi. Para sa kapakanan ng punong tanggapan ng Yin-Yang, sulit ba ang pagkakaroon ng kumpletong away sa Northern King? Worth it ba? Ang Northern Army ay nagdeklara na ng digmaan sa Yin-Yang entity. Ngayon, ang mga aristokratikong pamilya at makapangyarihang pamilya ang kailangang makibahagi. Nakakabigla tuloy ang ginawa ni Carmen. Umatras ang matandang babae at yumuko mula sa malayo. Patawarin mo ako sa pag-istorbo sa kamahalan ngayong gabi. Si Carmen, ang kinatawan ng mga aristokratikong pamilya, ay umalis na. Ayaw na niyang madamay pa sa usapin ngayong gabi. Carmen, anong ginagawa mo? Galit na sigaw ni Taron, ang kinatawan ng mga makapangyarihang pamilya. Ginawa ko ang dapat kong gawin. Umatras si Carmen ilang daang metro ang layo mula sa lugar na ito. Sa susunod na sandali, malamig na utos ni Blake. Ngayong gabi, dapat mamatay ang sinumang pumipigil sa akin. How dare you? Galit na sigaw ni Hadley. Bakit hindi? Si Jonah ay sumulong at ginamit ang Sangguan Combat Technique na ina-activate ang Sangguan 7-Star Technique. Ang nakaberdeng si Jonas ay nakatayo sa madilim na gabi. Para siyang hindi natatalo na Diyos ng digmaan. Sinuntok niya, balak niyang patayin si Hadley. Umiwas si Hadley at galit na sinabi, Blake, naglakas loob kang patayin ako. Kinakatawan ko ang lahat ng sekta sa mundo. Kung maglakas loob kang patayin ako, magiging kalaban mo ang lahat ng martial artist sa mundo. Ang kanyang malungkot na mga salita ay umalangaw-ngaw sa buong mundo. Bumilis ang bilis ni Jonah at isang suntok ang damapo sa harapan niya. Boom! Sa harap ni Jonah, naganap na nag-activate ng Sangguan 7-Star Technique, isang half-step pinnacle ang napatay ng isang suntok. Ang kinatawan ng sekta na si Hadley ay pinatay sa lugar. Si Jonah ay puno ng hangarin sa pagpatay at malamig na sinabi, ang mga sekta ay hindi maaaring kumatawan sa mga martial artist ng mundo. Naglakas loob akong maging kaaway ng lahat ng martial artist sa mundo, ngunit gaano karaming mga martial artist sa mundo ang maglakas loob na maging kaaway sa akin, Blake Darby. Ang nakaputing damit na si Haring Blake ay may malabong ngiti sa kanyang gwapong mukha. Ang kanyang mga salita ay pinigilan ng buong gabi. Tama iyan. Ang hari ng hilagang teritoryo ay nang-ahas na makipaglaban sa lahat ng martial artist sa mundo. Gayunpaman, gaano karaming mga martial artist sa mundo ang maglalakas loob na maging kaaway sa kanya? Kaunti lang sila. Kahit na pinatay ni Blake ang dalawang kinatawan ng mga sekta at makapangyarihang pamilya ngayong gabi. Maglalakas loob ba silang magdeklara ng digmaan? Hanggat nang-ahas silang magdeklara ng digmaan, maglalakas loob si Blake na pakilyusan ang 10,000 ng Northern Army at 1,000,000 bakal na kabalyerya upang walisin ang mundo. Naglakas loob si Blake na gisingin ang 800,000 nakatagong ahente ng Northern Army. Naglakas loob pa si Blake na pakilyusan ang 7 elite ng bansa para yerokon ang kabisera, patayin ang lahat ng pamilya, at patayin ang lahat ng sekta sa mundo. Nilusob ng mga makapangyarihang pamilya ang 24 na dibisyon ng 3 hukbo at 9 na departamento na naglalayong kontrolin ang kapalaran ng bansa at muling itayo ang kanilang mga pribilehiyong maharlika. Dahil dito, bakit hindi mapatay ang mga martial artist ng mga makapangyarihang pamilya? Ang ginagawa ng mga taong ito ay kasuklam-suklam. Sa sandaling ito, pinatay na ni Jonah si Hadley sa isang suntok. Ang puting nakadamit na kulay abong lobo, si Hendrix, ay may hawak na 3 talampakan ng haba na espada sa kanyang kamay na nakabitin ng paalang sa dilim na parang maliwanag na buwan. Napunit ang espada sa hangin at tumagos sa Taron. Sila ang mga kinatawan ng mga sekta at makapangyarihang pamilya. Pinatay siya on the spot. Muli na namang nasaktan ni Blake ang 2 dakilang entity. Gayunpaman, hindi ito mahalaga.
Pitong taon na ang nakalilipas kung binubuli ka ng mga taluktok ng apat na entity. Ngayong gabi, sisirain muna namin ang entity ng yin-yang, pagkatapos ay patayin ang mga maharlikang pamilya at susunugan ang mga makapangyarihang pamilya. Lumingon si Blake at kinurot ang ilong ni Freddy. Ano, noon, hindi kita kayang protektahan. Simula ngayon, kung sino man ang nang-aapi sa iyo ay mamamatay.